Good evening mga bro. Mayroon tayong gagawin ngayon mga bro. Isang microwave oven. Ito siya. Dala-dala ni customer natin para makita niya yung aking gagawin. Ito siya. Ito siya mga bro. Bagong dating mga bro. Bagong hukay. Patawarin minsan mga bro. Yan. So anong problema nito sir? Yung unit nyo? May power siya pero pag sinaksak mo hindi siya umiinit. Hindi siya umiinit. So yun ang gagawin natin mga bro. Yung unit niya is ikikita mo yan, Home American na brand. Yan, check natin yung sa loob. And mayroon siyang plate. Hindi raw umiinit. So testingin natin mga bro kung talagang hindi siya umiinit. No, kanyang lulutuin mga bro. So ayan, paplug natin 220. Saksak natin. Tapos meron na kanang naka-ready na tubig. Ayan ho, tubig. Che-check natin yung kanyang init o lamig. Ayan. So nasa, kikita mo siya. Wala siyang ilaw. Iilawan natin. Ayan. Kita mo? 26. Ayan. 26 no? Ayan. 26 siya. Lagay natin mga bro para ma-check natin kung talagang umiinit o hindi umiinit yung kanyang unit. Ayan. Lagay natin sa high na para madaling umiinit. Tapos lagay natin siya sa 2. Ayan. So makikita mo mga bro, mayroon nga power. Umiilaw din siya. So pag umiilaw din siya mga bro, mayroon siyang power. Ano nga naman. Ayan. Antayin natin na ano, matapos yung kanyang ano, timer. Naka-set siya sa 2 minutes. Ayan. Naka-high siya. Naka-set siya sa high. Ayan. Ayan o. High. Ayan o. Parang si X lang na naka-high. Ayan. Antayin na natin mga bro. Andali lang yan. So tapos na yung 2 minutes. Check natin yung kinarga. Mainit. Hindi naman. 26 siya no. Ayan. So kikita mo 26 pa rin siya. Hindi siya talaga umiinit mga bro. Ayan. Yun ang problema niya. Yun ang reklamo ni customer natin ngayon. Nandito siya nagbabantay. Yun ang gagawin natin mga bro. Itong unit na to. I-unplug ko na. At samahan nyo ako mga bro. Gawin natin. I-subscribe nyo lang aking YouTube channel mga bro. Salamat. Ayan mga bro. Ito na yung unit. So, babaklasin lang natin. Wala nang edit-edit mga bro. Wala nang edit-edit. Wala nang skip-skip. Meron tayong spare parts nito. Sana hindi malala yung kanyang trouble. So pwede na siyang slide na ganoon.
So pakita ko lang mga bro yung kanyang ano, kung bakit hindi siya umiinit. So ibig sabihin, pag hindi siya umiinit at saka may power naman siya, so it means na buo yung kanyang male plug at sa AC cord. So buo yan hanggang sa fuse dito sa primary, buo yan kasi mayroon siyang power indicator o siya umiilaw siya. So magpo-focus dito tayo ngayon sa ano, dito tayo ngayon, kasali rin to yung thermal switch na yan. Yan, magnetron transformer, high voltage transformer, ito makikita niyan, fuse, high voltage fuse, at saka yung capacitor, high voltage capacitor, at saka ito yung ano, yun to yung kanyang diode, high voltage diode. Yan, focus lang tayo dito. Yan, ito yung pinaka main source ng heater niya, dito siya. Yan, so yung power natin pupunta dito. Okay yung power. Yan, check natin isa step by step. Tanggalin, check natin to mga bro yung thermal switch kung okay. Gagamit tayo ng digital tester. At saka analog tester para mabilis tayo mga bro. Yan, ikita nyo yung ano, tester natin. Yan, masyadong malayo. Una natin chicheck yung kanyang magnetron. Yan, una natin chicheck yan, magnetron. Check natin yung magnetron, set natin yung tester natin sa times 1. Short natin, share natin, zero na. Check natin yung resistance dun sa pin. Yan, so yan yung reading nya, 0 ohms ang siya mga bro. Yun ang unang step natin. Saka line to ground to line. Yan, makita mo siya, oh pumalo. Yun, kikita mo pumalo siya. So ibig sabihin may leak yung magnetron niya, may leak yung magnetron niya, no? May leak, meron siyang leak dito sa ano. Yan, grounded na yan yung magnetron niya. Natin. Tanggalin na natin ito mga bro. Palitan na natin kasi sira na. Yan, meron siyang tatlong screw, isa sa kaliwa, dalawa dito sa gilid. Yan, yan na siya. Yan, ito yung kanyang magnetron. Tapos sunod natin mga bro, sunod natin i-check yung kanyang thermal switch. Ito siya, ito. So okay naman yung thermal switch. So okay yan, good. Sunod natin yung kanyang transformer. Ito yung transformer mga bro. Ayan, kikita mo. Yan no, ito high voltage transformer. Yung pag test nyan bro,
check mo dito. Tanggalin mo pala dito. Yan. Saka yun. So, pwede na. Pwede nang bukotin. Sa primary. Yan. So, pag open yan, yung primary niya, so, hindi, wala siyang secondary. Wala siyang output. Papunta dito sa may magnetron. Just check natin. Ayun, no, pumalo, nasa 4 ohms, 3 ohms. Ayan. Line to ground natin, mga bro. Dito na lang. Ayan. So, okay sa primary. Yan, pag-check, mga bro. Balik natin. Okay. Dito naman sa secondary side ng transformer sa high voltage. Check natin. Papansin mo. Yan. Wala. Saka yung isa dito mayroon. Wala rin. Yan. Check natin dito. Windings. Yan. Ayan siya. Parang shorted kanyo, sir. Kasi malaki yung windings niya dito sa secondary ng transformer. So, parang short siya. Ayan. 0 ohms. Check natin sa shorted natin. Ayan. So, buo yung transformer natin, mga bro. Lipat naman tayo dito sa may fuse. High voltage fuse. Ayan. Check natin yan. Pwede rin bumigay ito siguro, bro. Automatic na bumigay ito. Pag bumigay, grounded yung kanyang magnetron, possible na sira to. Notin na natin. Dito na lang tayo. Yan. Nabunot natin, mga bro. Yan. Ito yung fuse niya. High voltage fuse. Yan. Yan, oh. Open siya. Open. Short natin yung tester natin. Yan, oh. Papalo. Pagdating sa fuse, open. Yan. Open. Sunod natin, mga bro, yung kanyang yan, yung high voltage dito. Pakita ko mamaya, babaklasin ko muna. High voltage capacitor, mga bro. Ayan. Check natin. Saka yung sabihin natin to, panghuli. Yung kanyang high voltage diode. Isa dito. Yan. So, ito yung sinasabi ko na high voltage diode na high voltage capacitor. Yan. Natanggalin ko lang, mga bro. Yan. Tanggal na. Kalas na. Ito yung kanyang high voltage capacitor. Ito naman yung high voltage fuse. Yan. Check natin yung ano, high voltage capacitor. So, makikita mo naman siya, mga bro. Kung makikita mo siya, ano siya, high voltage capacitor. 0.70 microfarad. 21,000 volts AC. So, 2,100 volts AC. Yan. 0.75 microfarad yung kanyang ano, plus and minus
So che-check natin dito sa ano, sa analog tester natin. So isi-set natin siya sa times 100 mga bro. Si-short natin, si-zero natin yung analog natin yan. Yan o, papalo siya. Ikita mo. Papalo. Hindi na bumalik. Balik tarin natin. Papalo. Hindi siya bumalik. Ayan. Babaan natin yung re, ano, times 1K. Yun. Testing natin ulit. Papalo siya. Hindi na siya babalik. Papalo. Kasero. Yan. Kasero lang siya. Malikot. Yan. Gumamit tayo ng ano, ito. Yan. Gumamit tayo ng digital. Set natin sa capacitance tester. Kung anong pinagkaiba natin dito. Yan. 0.70 dapat. 0027 na lang mga bro. So sira na ba to? Wala na siyang reading mga bro. 0.52. Oh, wala na. Pag ganyan, nag OL na. Sira na yan bro. Wala na, OL. Sira na yan. Ito naman, so sira na rin to. Daming sira. Itong high voltage diode naman. Ito, high voltage diode. Tester natin sa high voltage diode. Kung paano natin iti-tester yan. Ito. Yan. Yan. Hindi siya pumalo. Times 100K natin. Ayan. Hindi siya pumalo. Meron siyang reading. Konti lang. Check natin dito. Hindi siya pumalo. So, maaring buo pa to. Kasi high voltage diode to mga bro. Iti-tester natin mamaya to mga bro. Papakita ko lang kung paano testerin to. Gumamit tayo ng ano, battery. Gagamitin natin yung battery to para ma-check natin maigi. So ito yung nakita nating problema to. High voltage capacitor, high voltage fuse at saka magnetron. Ayan. Maghanap lang tayo mga bro. Hanap lang tayo mga bro. Ayan. So ayan mga bro, nakahanap tayo ng piyesa nito. Ito diode, capacitor at saka high voltage magnetron. Ito magnetron. Umpisa natin yung fuse. O ito. Yung fuse natin bro. Tester natin. Kikita. Yan. Ito. Fuse. Ayun o. Makikita mo. Pumalo siya. Dito na lang sa kanyan. Digital. Continuity. Yan. Yan, tumunog siya.
big sabihin meron siyang continuity. Okay, ito wala, so papalitan natin yan. Dito naman sa high voltage capacitor, ito yung second hand replacement nito. Check natin yung value, set natin yung volt multi-tester natin sa capacitance tester. Yan, kikita ba? Yan, dilem yo. Ilan yung value? 0.75. Parehas dito. Check natin yung value. Ayan. Ayan o. 0.78. Kikita mo. 0.78. Okay, tama. Tester natin yung isa. Yan. Yan siya, oh, mga bro. Yung kanyang reading. Yan. OL. So, ibig sabihin, wala na siyang reading. Yan. Ito naman yung galans. Hindi siya magkaparehas doon, pero parehas din siya, mga bro. Pwede rin siya. Basta parehas yung mounting. Yung mounting dito sa may tornilyo. So, bali isa rito, dalawa yung tornilyo rito. Isa rin dito, dalawa dyan. So, para match yung mounting. Yan siya. Nabili ko lang sa Lazada to, mga bro. Yan. Spare ko. Yan. Test natin. Gumamit na lang tayo ng analog para mabilis. Dito sa yan. Compare natin dyan sa may luma. Tinanggal natin. Ito. Ikita mo yung tester natin. Yan. So yung reading niya, set natin sa multimeter sa times 1 lang pag dito sa high voltage terminal. Ito. Zero natin. Yan. Yan. Okay, para shorted siya. Shorted din. Parehas lang. Yan, no? Dito naman tayo sa line to ground. Yan. So, set natin sa pinakamataas na setting. Times 100K. Para mag-check natin yung kanyang leak. Yan, no? Hindi siya pumalo. Line to ground. Line to ground. Di sa kabila. Line to ground. Wala siyang palo. Ayan o. Ayan. Sa kabila, wala rin. So, okay naman yung palo. Compare natin dito sa luma na tinanggal natin. Ayan. Line to ground natin. Dito na lang. Ayan. Sa aluminum heatsink. Ayan siya, mga bro, sagad na yung kanyang ayan o, may leak na siya o. Ayan o. So, magad yung pointer natin. Ayan. Sa kabila natin. Ganun din. Lipat natin sa kabila. Ganun din. Ayan. Sira. Ayan. So, yung diode natin, papakita ko na rin yung pag-test ng diode. Test ng diode natin. Ito.
gumamit lang tayo ng 3.7 na battery. Ayan, 3.7. Sukatin natin para walang magic yung 3.7 volts natin. Set natin sa multimeter natin ng ano, DC volts. Ayan. Check natin yung negative, positive. So ayan, 4.4 volts. Ayan, ikita mo. Kita ko lang. Ayan, 4 volts. Gawin natin, kumanin tayo na alligator clip. Alligator clip. Ang gagamitin natin itong analog natin. Marami tayong tester. Dalawa. Ayan. Yung analog natin, gagamitin natin. Yung analog natin sa negative probe, set natin sa times 10 muna. Yan. Times 10 natin. Short natin. Si 0. Yan. Yung negative sa block ng alligator clip. Ito yung dulo. Ito rin yung dulo niya. Magkadulo lang. Yan. Ito. Ito siya. Yan. Yung block. Ito yung black. Ayan. Tapos yung isang dulo ng black ilalagay mo dito sa negative. Ayan. Tapos yung negative, may sign siya kasi mga bro. Papansinin mo yan. Ayan. Pansinin mo. Mayroon siyang guhit na puti. So yan yung positive. Ito yung negative. From tester na negative, test probe sa dulo ng alligator clip sa negative side ng diode. So from positive, negative naman. Yan. So yung positive natin, titest natin dito. Ayan o. Umalo siya. Tester natin. So para hindi siya masyadong kita, set mo siya sa 100 times 1. 1K, yan. Shot natin. Yung tester. Zero natin. Shot mo. Yan. O, zero. Si zero natin. Yan. Ayan. Yan, o. Malaki. Nasa, ano na siya, 13 ohms. Yung kanyang reading. Yan. Yan, o pag-check. Ngayon, kung babalik na rin natin, mga bro, balik na rin natin yung diode. Yan, salubong siya. Sa negative, ang galing siya sa negative dito, sa test probe, negative, positive naman dun sa diode, sign. And then, negative ng diode, pupunta siya sa negative ng battery. Tapos, titest natin. Yan, wala siyang palo mga bro. Ganun yung pag-test. Baliktarin lang to yung diode. Yan. Explain ko lang. Pag may palo dito, pag may palo dyan, kahit naka times 100, may leak. Dapat hindi siya papalo. Pag may pumalo siya na kahit konti, may leak. May leak yung kanyang diode. Yan. Yan o, maliwanag. Yan. Naka-off. Sorry. Yan. Na, times 100K. Ayan na. Shorten natin. Ayan. Shorten natin yung test probe. Meron. Yan. Pagbaliktad, hindi siya papalo. Pag may pumalo ng konti, may leak na yung diode natin. Pag ano, sira na. So, pag ganito, yan, yung tamang polarity, mayroon siyang palo. Sagad nga lang. Times 1K natin para di sumagad. Ayan. Ayan siya o. Nasa 13 ohms lang. Okay. Okay yung ating diode. Yun. Nakuha niya na mga bro. Ayan.
So, ganun lang mga bro. Babalik natin mga bro. Balik lang natin. So, lalagyan na natin mga bro. Lagyan na natin yung plus. Magnetron natin. Na natin yung ating magnetron, nilagyan na natin. Sunod naman natin yung dito to, yung high voltage capacitor at saka high voltage diode. Pag naglalagay ko yun nito bro, nito bro, yung kanyang ano, high voltage capacitor, dapat nyo siyang i-ground. Ito, papapansin nyo yung kanyang body papunta rito, tapos mayroon siyang ano dito, hole na pag ito i-screw yan. Dapat i-screw nyo siya dito sa chassis. Dapat naka chassis ground siya. Yan. Lagyan na lang natin yan. Yung mali. Dito. Dito siya. Yung diode dito. Ito naman bro, kahit baliktaran yan, huwag lang mapag baliktad yung ano, yung paglagay pala nito, yung kanyang sign, positive sign papunta sa ground. Yan, paganyan siya. Yan, may araw naman siya. Kabit natin yung diode. Yun. Ganyan siya. Naikot-ikot lang. Yun. Tapos yung kanyang isang tornillo dito. Baba yung isa dun sa may ground yan ng ano, capacitor. Yan yung sinasabi ko, dapat naka ground siya.
Tapos yung high voltage diode, ito na yung kanyang positive. Yan, dapat nakaground siya mga bro. Ayan, ganyan. Meron din siyang screw dyan. Hanapin lang natin. Nawala, nakulog. Yun. Ito. Ayan. Ayan. So, yung isa, galing sa transformer, dun sa may isang pin ng capacitor. Ayan. Ayan. Tapos yung galing sa transformer, direct na dito sa kahit baliktaran to, kahit magkabaliktad, okay lang. Dito sa kay magnetron. Ayan. Ay, meron pa pala yung fuse. Okay, sorry. Ito yung fuse natin. Doon. Ayan, ilagay tayo ng fuse, palitan na natin yung fuse. Ayan. So, kakabit lang natin dito sa may transformer. Ay, kabali. Tapos, saksak natin ng ganun. Boom. Ayan. Tap na natin dun sa may pupuntang magnetron. So, ayan. Okay na. So, ayan mga bro. Nakabit na natin lahat mga bro. E-testing na natin mga bro. So, na-check naman natin, nakabit na natin yung magnetron, mga socket niya. So, double check lang mga bro. Ayan. Bago natin takpan. So, bro, kailangan natin takpan to bago tayo mag-testing mga bro. Kasi, yung fan blower nito, dapat mayroon siyang takip dito para yung kanyang condenser doon, yung pinaka-condenser o da kaya heatsink ay yung fan throw papunta doon, papalamig niya yun, parang may takip siya rito, dapat may takip siya bago testingin yan. So ganun yung ano, yung ano ko, aking kalam. Hindi ako nagtitesting na naka-open. Yan. Yan ang ano, turo sa akin. So, pwede na ko siyang takpan. Tatakpan ko na siya. Yan. At dumal na malupit. Ayan. Kasi wala na yun. Inubra. Pati rin to. Ayan na natin lang yan. Ito na lang sa side. Ayan. Oh.
natin ang testingin, mga bro. Tignan natin kung meron nga bang nagbago. So, bago natin itag, gaya ng pag-ano natin kanina, check natin yung kanyang temperature. Yan, 26 degrees. Pasok natin dyan. Testing na yan. Wala nang intro-intro, mga bro. Tag na natin. Potok nga potok. Yo. Set natin sa mid-high. Set natin sa 1 minute. 1 minute lang, mga bro. Warm up ba? Yan. So, ayan, mga bro, antayin na lang natin. Set na natin high para mabilis. American Home. Ayan. American Home, mga bro. So, papakita ko lang yung kanyang model. Ito siya. American Home. Makikita mo yung model niya. Babasahin ko na lang. AMW 5510W. Yan, pag may na-encounter kayo dyan na ganitong modelo, ganitong brand, pag ganito yung problema, kayang-kaya nyo na yan pag may tester kayo. So, tapos na yung kanyang ano, mga bro. Tapos na siya. Check natin. Nakikita mo, bro. Ayun. Maalingasaw. Nakikita mo, no? Check natin yung kanyang temperature. So, ayun. Anong nagbago? Tumaas yung kanyang temperature. Naging 82 degrees. 81, 82 degrees. Yan. Malingasaw po. Oh. 82. Ako, 18 na lang. 81 degrees Celsius. So, okay na, mga bro. Uminit na siya. Pwede na ang kunin ni customer natin, mga bro. Ayun. So, ganun lang yung pag-troubleshoot, mga bro. Yung capacitor, hindi ko nakalimutan kong sabihin na dapat nyo palang i-discharge yung high voltage capacitor bago nyo bakasin. Shorted lang. Short nyo. Gumamit lang kayo ng long nose. I-short nyo yung pin. Dalawang pin, tosok na yun na ganun. Ganun lang, mga bro. So, okay na to. Lilinisin ko na lang at ano, para pumogi naman siya. At pwede nang kunin bukas ni customer. So, salamat, mga bro. Good evening, mga bro.